Thank you for having us. Second time nito dito, di ba? Pero first time namin together. Na yes. So ano feeling yun after a while, ito ulit, nagbabalik ng balance rin kayo ni Joyce? Hindi, nung before kasi talagang inaantay na namin itong opportunity na ito na dumating eh. Na sana bigyan ulit kami ng pagkakataong magsama ulit sa isang soap. Hindi lang puro guesting, Maynila, ganyan yung soap talaga, yung as in long run talaga yung pagsasamahan namin. Finally, nag-grant na. So, yun, dugtong naman. Masaya po. Hindi mo naman sinabi yun, di ba? Masaya po, tsaka sobrang excited namin kasi nga, yun nga, ang tagal na rin kasi namin hindi talaga nagkatrabaho. Plus, parang, ewan ko, parang mas comfortable. Iba yung level of comfort pag kami magka-eksena, parang ganun. So speaking of ano kasi, baliktambalan, first lead role nyo to together sa isang show. So anong feeling na finally, meron na kayong, kayo talaga yung bida na show? Siya pong gano'n. Ganun din, masaya, excited. Paulit-ulit. Hindi, opo, masaya. At saka sobrang excited din talaga. Kasi, syempre, kahit ang dami rin namin ginawang projects in the past, iba pa rin talaga pag ikaw yung lead, parang mas marami, mas may explore mo kung hanggang saan yung kaya mo. Paano ipinalita sa inyo na uwi magkakarad kayo na show niya? Biglaan. Uy, biglaan. May story yan. May, parang may sabi na, may gagawin kang sopa. Sabi niya, sige, siya yung kasama. Maka si Joyce, wow. As in, gano'n talaga yung initial reaction ko, wow. Tapos yun, sabi ko, sige. Tapos yun, na-excite ako bigla. Kasi kumbaga, ang taga nga namin inantay eh. Nung panahon pa namin, nung kapanahunan pa namin, inaantay namin itong opportunity na ito. Finally, nandito na. So, feeling yung bagay na bagay sa inyo yung title na Healing Hearts. Yan tayo eh. Ito. Siyempre, mga curious yung mga tao, Healing Hearts, so, di ba? Feeling yun, naka-relate kayo ito. Nag-heal na. Abangan na lang nila kung relatable ba para sa aming dalawa. Kaya ba kayo nag-start na Last year pa. December? Mga December. Pero nung December pa, wala pa kami nun. Yung mga sila, Miss Mickey, sila Miss Angelica pa yung nauna. Kami, nag-start kami mga mid-January na, no? O February. Taga? Hindi ko alam. Mga ganun. Ang tagal, long time ago. Okay. So, syempre, nung during sa set, no, hindi ba yung bonding, dun ba finally na pag-usapan ninyo na once and for all that Healing Hearts to? May mga discussion ba na naganap na para mas maging smooth sailing ang pagtatrabaho? Ang pagtatrabaho niyo together. Ever since naman, comfortable na kami. Kahit dumaan man yung issue na yun na alam natin lahat kung ano yun. Ano pa rin, yung relationship namin, ano pa rin, solid pa rin eh. Yung working relationship namin, okay pa rin siya, smooth pa rin siya. Yun yun, mas lalong mas, feeling ko mas naging matibay kami ngayon eh. In terms of working relationship, tapos yung friendship namin. Yun, masaya kami sa relationship namin. So, hindi nagkaroon ng ilangan or anything at all? Siguro at first. Kasi, pero ano lang eh. Di ba mga konting days lang. Tapos parang yung okay ilangan na yun, as in, parang hindi kayo masyadong nag-uusap. Oh, Joyce. Joyce, ano niya? Bakit ako? Oh, Joyce. Hindi, paano sa tingin mo na break yung eyes? Can you share it with us na parang? Hindi yung ilangan. Okay, sa set? Bakit? Mga bonding. Sa set ng Healing Hearts? Ah, sa set ba? Asan na ako mumunta? Ito kasi... Hello, kasi personal na. Masyado ko advance. Healing Hearts yung pinag-uusapan dito eh. Ito personal-wise din, na parang hindi ba sa set, parang paano? Hindi, sa set wala. Wala po, wala. Simula ng set wala. Healing Hearts. So iba lang pala yung pinatunguhan na utak ko. So iba na pala yung sinishare ko. Ba't hindi ako na ito? Sabi. Iba na pala ito. Kala ko kasi yun, ano, yung simula. Ay, pala sa soap. Ikaw din yung kapa sa kanya. Hindi po. Sa set. Ano na, ayun na, wala. Yung after ng breakup, yun. Ayun na yun. Para naman magamit natin yung sagot mo. Lala. Ano ba? After ng breakup, yun siguro, yun talaga. Medyo awkward, parang wala. Ewan, pero napapansinan. Wala, kaswalan lang. Hi, hello, ganun. Pero walang usap. Pero parang usap din ka. Hindi ko maalala. 1 day, 2 days. Oo, basta. Walang pagtatanim ng galit sa kung ano man, ang mga hindi niya pagkasunduan before.
Matagal din kasi bago kami nagkita eh. Mm-hmm. Siguro kasi months. Magkaibang show yung ginawa namin nung naghiwalay kami. Kaya parang medyo lumipas na siya bago pa kami nagkita. So sa set, ano nang okay? Ano mga bonding mo? Okay. Typical Grace Joy. typical kami. Gulihan lang. Ganun pa din. So, yung care namin sa isa't isa kasi yun yung hindi nawala eh. Bilang yung care ko for her, care niya for me, ganun-ganun. Kumbaga, antayin kumain. Kumbaga, yun yung mga hindi namin naalis na sa amin eh. Na nagagawa pa rin namin. Ano. So masasabi niyo na after all, nag-heal na talaga ang mga hearts niyo? Naman. Hindi naman natin. So, diba, parang yung iba hindi naniniwala na ay pagka-update. Ayaw na mag-work together again. Kasi so, mahirap for them. Hindi nga yung maganda kay Joyce. Sobrang professional niya kasi gano'n. Tao. Nakatrabaho. Umawa talaga eh. Opo. Sabi po ako po talaga. Hindi siya talaga. Siya, sa amin dalawa kasi ever since yung pinaka-professional eh. Na magtrabaho. Babalikan. Na tinatanong din ng fans. Oo. Mayayari kaya. Balik ng balan ba? Balik ng balan natin sa balik healing arts. Balik ng balan na. So nasagot na yung gusto. Pero isang klaseng balikan kaya. Busy po kami. Busy siya sa school eh. Busy. Sa akin na niya. Anong year mo na ba ngayon? Incoming second year po. College. So you're taking up? Film. Wow. Ikaw. Complicated second year. Hindi, first year pa rin. Hindi kasi nauuna yung mga subjects ko ng second year, so yung status ko hindi nagbabago. Kasi recently lang po kasi ako bumalik sa school. Tapos, mas inuunan ko yung mga trip kong subject. Kaya hindi nababago yung status ko. May mga iniwan pa akong first year subject. So, technically, first year pa rin. Pero regular students kayo pa rin? Irregular skeds lang. So, ang ganyan, paano yun? Paano nababalance yung time for work? Same yun sa amin eh. TTH lang yung pasok, tapos MWSS. Yun yung work. Ah, okay. So, hindi siya ganun ka-call. Kasi, so, pag may requirements lang, dun lang kayo medyo. Opo. Nasa-stress. Dun lang sumasabog yung utak. So, pinakahalagahan pa rin ba dapat pa rin? Mahalaga pa rin ang pag-aaral? Naman, dapat naman. Kumbaga, kalokohan yung sabihin na ano na hindi importante ang pag-aaral, assess ako kahit hindi. Hindi na, kumbaga, iba yung sasabihin mo madiscarte ka. Iba pa rin yung may pinag-aaralan ka. Iba pa rin yung may level ka sa buhay mo. May natapos ka. Wow! May level sa buhay! Hindi ko nga alam kung makakatapos ka. Level! Tsaga-tsaga. So, outside naman ng work and school, ano pa yung iba niyong ginagawang activities? Kung may time pa kayo, ah. Ako, namumundok. Ay, gusto ko yan. O, sigur? Kasi namumundok ko. Ay! Kinasagin na nakakapag-hiking. Pang lima ko na yung... Kasi umakit yung kami kahapon eh. Sa Daraitan kami kahapon. Ay! Matulaw, Pico, Makulot, yung Daraitan. Ay, isa. Nakalimutan ko yung isa eh, pero panlima ko na yung kahapon eh. Yung Pico at saka Daraitan, nakakatakot doon ha? Paano mo na-survive yung... Kahapon, ilang beses ako nadulas. Hindi, sobrang tanik niya kasi, tapos puro mabato siya. Tapos sakto umuulan pa kahapon doon sa lugar. Yung paakyat, sobrang nakakahingal. Yung pagbaba, sobrang dulas. Sobrang delikado. Kumbaga, iba kasi yung feeling na alam mo yung thought na yung kaliwang paa mo na sa bingit ng kamatayan. Yung ganun kasi, yung may ganung thrill kasi pag umaakyat ka ng kamatayan. May ganung thrill talaga siya lagi. Pero once na nandun ka na sa taas, sobrang worth it lahat ng makikita mo. Paano nag-start yan? Yung interest mo dyan? Bigla, si Rojun Cruz kasi yung nag-ano sa akin. Oh, buong-buo. Si Rojun Cruz yung nag-introduce sa akin. Hindi bigla, nakita kami sa isang ano sa isang guesting. Tapos sabi niya, gusto umaakyat ng bundok? O sige, okay lang. Bukas, ha? Agad? O sige, ganyan. Sobrang hindi ako prepared. Yung damit ko, t-shirt na white na long sleeves. Tapos, suot ko pa running shoes, jogging pants lang. So, hindi talaga ako prepared. Tapos, sobrang nagulat ako na sobrang hirap ng pag-akyat. Una kong akyat, Batulaw. Batulaw. So, sabi nila medyo okay pa. Kasi yung trail niya okay pa eh. Tapos, pagdating ko sa taas, ang sarap. So, sabi ko, mauulit. Hanggang na naulit. Tapos, sumalaki na yung grupo namin ng mountaineers ng SAS. So may mga celebrity na yung mga, sino-sino kayo, ng mga kasama mo? Sila Alden, sila Luis, sila Kylie, Bea, Rojun, yung girlfriend niya, si Dayan, sila Winwin, sila Ate Isel. Dami rin naman. So ang galing kasi after yung mga pagod sa trabaho, at least, Ito yung ibang feeling kapag... Kumbaga, pinapagod mo na yung sarili mo sa tarpa, papaguri mo pa rin dito. Para makakita ng maganda view. Pero worth it naman. Ito si Joyce naman. In fairness, yung mga... Pag
nagpo-workout-workout mo, nakikita namin mo sa Instagram. Talaga? Kumusta yun? Nag-workout ka? Ano bang pag-DJ man ginagawa ko? Ngayon po, usually sa bahay. Sa bahay na lang kung mga workout, mga jogging, gano'n na lang. So regular yun? Nalaga na ba? Pag sinipag lang. Depende lang. Sinipag lang. Baka hindi ka masyadong pressure dahil sexy naman kasi. Naman? Wow, very supportive. Thank you, ah. Ayun, sumama sa kanyang mag-high one time. Hindi ka ba kayo nakapag-high? Niyaya ko siya. Actually, ito lang beses ko siya niyaya. May schedule siya lagi. Si Joyce naman kayo nang humihingi. May schedule po. May schedule. So, sunod. Interested ka ba? Opo. Mas less lang pa po ako kaysa sa kanya. Ha? Mas less lang pa. Less lampa. So, ibig sabihin, anong ibig sabihin doon? Can you elaborate? Oo nga, bakit less lampa? Lagi ba talaga siyang nadudulas? Medyo po. Medyo palagi. Bakit? Paano mo nasabi? Kaya ito may ano, sa bubble tea. Hindi po, basta pag inaalalayan niya ako, ending ako yung nag-aala. Lagi siya natutumba or nadudulas or basta ako ang taga-salo. In fairness. Tsaka nag-drawing din siya. Minsan may mga sketches. Gabi. Nakakahiya. Bakit ko pinost yun? Kaya niya i-ganon-ganon yung mga kamay niya. Ay, oo nga. Diba? Parang yung nag-laptop challenge ata before. Oo, pinakita niya yung kaiba niyang special. Alam mo ba yun? Yung kaiba. Ay, hindi ko pa nakita mo lang. Totoo po ba? Okay. Hala! Oh my God! Hala! Very flexible! Kasi is gay, tuwan tuwa. Ay! Yung isa pa diba? Ayan. Tuwan tuwa. Ay, ganda! Wala ka bang bone dyan? Meron naman. Maano ba? Pinaktis mo? Opo. Ito. Pinaktis? Kasi po yung ate ko, niyayabangan niya ako dati nung bata pa kami. Kaya mo to. So pinilit ko to, abutin. Tapos isa naman, yung classmate ko naman, sabi niya, kaya niyo bang baliktarin yung sub niyo? Eh pinilit ko rin. Para lang hindi niya ako mayabangan. Ikaw ba meron ka mga ipagyayabang na hidden talent? Wala. Wala, pinipilit ko rin yung dati. Ayaw, ganyan lang siya. Kasi ang hirap. In fairness. Pakita na sila mo hidden talent. Ay, ano, may na-curious lang ako. Anong ibig sabihin nung talent? Ay, ito. Ito perspective yung meaning niya. Ay, perspective. Symbol. Parang to remind you. Imo kasi siya. Imo kasi ako eh. I see things ano in different perspectives. Wow. Ang layo. Yan lang yung tattoo mo. Madami. Talaga, ano? Hindi, lahat naman ng, ano, ng sa paa, yan. Birthday. Yung mga pwede mong ipakita. Ito, birthday. A birthday. Meron ako dito white, kasi hindi ko na siya maangat. Kasi masikip. Pero white. Proactive over reactive. Bakit ano yung pinagagalingan nun? Lahat, yung, kasi, kumbaga, imo kasi ako. Yung pulot dulo ng lahat. Hindi, kumbaga, for me, kasi proactive meaning, you know, you always have a choice. Kumbaga, lahat na nangyari sa buhay mo, choice mo yun. Kumbaga, hindi ka dapat nagiging reactive. Hindi always have a choice yung tattoo. Tama. Kumbaga, choice mo yun. Ikaw daw, gusto mo ba na magpa-ink? Hindi po masyadong sure sa buhay. Parang, di ba, ang galing kasi pag usually pag girls, yun yung mga ma-emo, ma-drama, ikaw. Sa amin ko na lang. Sobrang baliktad. Ang strong ng personality. Thank you so much po. Hindi, joke. Siya talaga yung maraming. Madami ako hinanakit sa buhay. Relate na. Yun lang, ano, so madali, mas madali ba for you na makarelate sa characters ninyo? Oh, okay. Actually. Oo nga, no? Galing. Can you share with us muna o kalanga yung roles ninyo for Hidden Hearts? Ako kasi dito si ano, si ako kasi dito eh. Si Jay. Hindi, ako dito si Jay. Medyo na kakarelate ako sa character ni Jay. Pwera lang na mayaman siya. Hindi, yung pag nagmahal kasi siya, ano eh, paano ba to, sa God. So, may yung personality niya kasi, sobra siya kung magbigay. Tapos, pag nasaktan siya, sobra din. So, yun yung nangyari sa kanya. Kumbaga, may past relationship siya, nasinaktan siya. So, ang nangyari, naging woman hater siya for a while. Ko ang dating noon parang si Joyce. Kay Joyce ko pinag kasi parang maid ko siya doon, yaya ko siya doon, ganun.
Kumbaga, sa kanya ko binubuhos lahat ng galit ko sa mundo. Gandang yaya. Oo nga. Ikaw, thank anong goal ko? Si Lisa po, marami siyang pinagdaan ng nakakalungkot na bagay sa buhay. Pero napaka-positive niya. Very masayahin, gano'n. Yun. Parang ako lang. Ang pinas lang. So, mas heavy drama to compared sa mga nagawa niya before? Hindi naman. Hindi, more on ano kasi romantic comedy kasi yung setup nito eh. So, mas gusto namin. Kasi yun talagang gusto namin project eh. Hindi na puro drama na mabigat, ganyan-ganyan. Well, may drama pa din naman. Pero sa first part, more on ano siya. Ma-expect nila na sa rom-com side. Rom-com side. At least mas natural sa inyo. Oo, parang okay. Effortless. Kumbaga. Feeling ko parang mas magaling mang asarto si, ano, si Joyce. Si Joyce kay Christopher. O, sino sa inyo dalawa? Imo po siya. Imo po siya. So, nakakaasarto. Nakailang emo word ka na siya. Joe looked very high school. Emotional. Okay na ba yan? Kung may eyeliner. Binawa kayo nung high school ako eh. May eyeliner ko. Tapos kapaba akong buhok. So, looks. Pati yung emoji niya dati. Oo nga, nakakaawa ka. Nakakaawa ako dati. Na-realize ko lang. Dati pa yung mga, di ba wala pang emoji-emoji, emoticons lang, ganyan. Yung mga emoticons, ano yung ganun yung... Basta open-close parenthesis, tapos may slash-slash, tapos... Yung mata. Yung ganun. Mata. Ganong level. Sobrang jejemon ko dati. Ganong level. Sobrang jejemon ka dati. Sagad. Ay, yung first meet-up namin, ganun yung nangyari. Yung meet-up, una kaming nagkatrabaho sa Endless Love. Tapos ano siya? Pinakuha sa akin ng mami yung number niya. Masungit pa ako. Sobrang sungit ko kasi hindi ako namamansin. Ganun kasi yung personality ko talaga sa una. Very mysterious. Ay, ganun ang kwento. Basta sobrang yabang niya, tapos di siya namamansin. Tapos parang taas na o, ganyan-ganyan. Tapos parang ako, okay, suplado, ganyan. Tapos pinakuha sa kanya ng mom niya yung number ko. Tapos nag-text siya. AO pose? O basta, hindi naman, in fairness naman, wala namang mga AO pose. Pero yung text niya, parang mga limang space muna. Tapos comma, tapos yung message, tapos comma, tapos sa baba may signature pa, parang something something underscore blah blah blah, tapos yung emo na. So, lahat tayo dumaan sa ganyan. Lahat tayo dumaan sa ganyan. Ay, wala akong signature nun. Ako dumaan sa ganyan. So, ikaw lang. Mostly yung population dumaan sa ganyan. Mga probinsya, okay yung ganyan. Nag-AO-AO din kayo. AO-AO din kayo. Pero wala kaming signature. AO-AO din kayo. Oh, ayan. At dahil dyan, para to get to know more about Joyce and Christopher, it's now time for our Pep Talk Challenge! Ano yun? Bakit yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. So ito, magkakaroon tayo ng parang getting to know you game. Parang magsasabi kami ng trait, tapos sasabihin niyo kung ako yan, hindi ako yan. Okay. Okay, game. Okay. For our first trait, sino ang tikon? Ako yan. Eh, hindi ako yan. Ako yan. Nagturo. Ano to? Ano to? As kinala mo ako. Yung sense ba? Napikon mo talaga siya ng soul. Ang dami po. An example. Isang kwento lang. Sa dami. Joke. Sa dami. Actually ngayon, pikon siya ngayon. Hindi mo. Sa jeje mo. Hindi po. Wala, never mind. May mga private jokes sila. Meron silang pikunan. Eh, pero kung ano yung pinaka pag napikon kasi ako hindi cute eh. May mga pikon na cute eh. Yung mga pikon ko hindi cute eh. Nakakairita yung pagkapikon ko minsan. Ganun. Okay, ano? Nanununtok ng pader. Uy, grabe yun. Galit yun, hindi pikon. Ay, galit. Kala ko si Superman. Bakit nalaglag mo lahat ng masasamang ugali ko? Teka lang, tapos ako kasi ako nun. Ilan mo na, past naman na yun. Basta pa nalantok siya ng pader, tapos may sugat siya. Sabi ko, oh, ba't ka may sugat? Sinuntok ko yung lobo. Yan. Ganun po siya. Ganun level. Apa. May inang gagaling. Okay. O, sino naman ang unang nakikipagbate pag may argument? Pareha. Depende kasi sino pagkasalanan. Depende sa pagkasalanan. Sino mahirap, ano, i-please, ganyan? Pag- siya. Oh, ako na naman. Lagi na lang ako, ha? Ano ba ito? Ako yung babae dito. Hindi matampuhin kasi siya. Ah, okay. So, emo nga. Emo na naman yung bagsak. Pero ikaw, ano, kinakausap mo na lang siya. Nag-apologize ka ganyan.
I mean, paano mo siya napapabalik dun sa single niya? Parang mahilig ka, ginajoke mo siya, or sorry na. Or casual na. Hindi, ano lang kami, pag mag-aaway, bigla na lang random, magtatanong yung isa, maganda ba ako, or gwapo, parang gano'n. Is okay na kami. Ah, okay. Dahil sa ganda. Lang. Dahil sa ganda. Ano ba yung pangatlo natin? Ayan. Sino ang pinakagalate when it comes to giving gifts? Siya. Di, oh, gusto mo, ayaw mo ba, ayaw mo ba? Ano yun? Ano yung nabigay niyo sa'yo na gusto? Pili mo sobrang galante na sa part na yun. Ikaw yung tinatanong. Basta ako na naman sasagot. Di, basta galante siya in general. Like, may siya malibre, ganyan. Mm-mm. Pero ako lang. Ano? Yung guys, so generous ka pala. Ano? Sa kanya lang, actually. Sa kanya lang, actually. Pero hindi ko binibigyan eh. Okay, sino pila ka vain sa inyong dalawa? Siya. Sige na ako. Sige na ako. Nakuha sa tingin. Sino talaga? Talaga siya? Bakit matagal siya mag-ayos? Ganun. Check siya lang, check lang yung sarili niya sa sarili. Okay, okay, for instance, galakad sa mall, may nakita na salamin. Ay. Lagi po yung... Mga salamin sa mga ano, sa... Reflection. Yung reflection lang, tingin lang. Baski nga sa kotse, pagbababa ako, nakapag-ice na ako sa salamin ko sa kotse. Tapos pagbaba ako, ganun-ganun pa ako. Hindi, lahat ng lalaki ganyan, di ba, Lendel? May pag... Lagi siyang may... Ano, pag-support sa kanya. May pag... May pag-damay. Ayan, tapos for our last question, ano yun? Sino yung pinaka kapag magkasama kayo, unang napapatingin sa iba? Nandiyo-check out? Ha? Uy, pogi, o kaya, uy, ganda. Unang lumilingon? Pag magkasama kami, hindi kami naglilingonan sa iba. Unang lumilingon! Ako oh, kami lang nagtitinginan. Ay, love it. In fairness, ako nga. So, kayong dalawa lang? Wala ibang tao sa paligid? Wala. Hindi nga namin naramdaman yung mga tao sa paligid. Kaya ako nasa sablan sa plada. Sa plada, sa plada. So, ano na lang mga nililook forward nyo for this new show? Mm-hmm. Yung Healing Hearts, very ano kasi siya. Very feel-good na teleserye. Hindi siya mabigat for a change namin. Kasi usually nakikita kami more ng drama, may mamamatay, ganyan-ganyan. Lalo na may mamamatay. Hindi, ito, ano, for a change, ano, mas light. Kumbaga, kami kasi na-enjoy namin gawin eh. So feeling namin magre-reflect siya sa, ano, sa TV eh. Sana ma-appreciate ng tao, sana ma-appreciate. How about you, Joy? Yun yung sagot ko, tapos din na actually. Ha, so pareha sa'yo mag-isip? Hindi na wala. Yung mga sinasabi ng isa't isa, alam nila kagad yung tumatakbo sa isip. Bakit kaya? Nakakainis. I-invite nyo na rin yung mga ibang pepsters at fans nyo na i-follow kayo sa mga social media accounts. Follow nyo po ako sa Twitter at Ching Joyce. Sa Instagram naman po at Joyce Ching. At sa AskFM at Joyce Ching _. Yan, sa akin naman, ang Twitter ko ay @flintstones, ang Instagram ko ay it's me, Christopher. Yan, guys. Thank you. Yay! Sa God! Ay! Yung first meetup namin, ganun yung nangyari. Yung meetup, yung...